بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ngayon mga kapatid, ang tanong ng mga kapatid natin, mga kalalakihan, kung pwede ba daw magsuot ang lalaki ng ginto. Pangkalahatan, ang babae po pinahintulutan sa babae na magsuot ng ginto. Ano mang ginto isuot niya, mapakwintas man, mapasingsing man, maparilo man, mapahikaw man, pati sa ngipin niya, maglalagay siya ng ginto dyan, ay wala pong problema at hindi po ito haram sa kanila. Pwede nilang gawing palamuti ang ginto. Pero ang tanong, ang lalaki, pwede bang magsuot ng singsing na ginto o rilo na ginto o kaya ay gamit sa katawan na gawa sa ginto? So ito po ay haram. Si Ali radiallahu anhu na isalaysay niya na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magsingsing na gawa sa ginto. At propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, na itinas niya ang ginto, pinakita niya sa mga sahaba, sabi niya, haramun ala dukuri ummati. Pinakita niya. At yung silk, yung sotla, na tela at saka yung ginto, pinakita sa umma niya, sabi niya, itong dalawang to ay haram sa mga lalaki sa umma ko. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pagsusuot ng ginto ng mga kalalakihan ay mahigpit po na ipinagbawal po ng Islam. Hindi kayo pwedeng magsuot ng ginto na singsing, ginto na ano, basta lahat ng ginto. Kahit sabihin pa natin white gold, basta ginto yan, na iba sa kulay ng ginto, yung kulay dilaw, kulay puti siya ng ginto, haram pa rin yun kasi ginto pa rin yun. Maliban kung halimbawa gold plated. Halimbawa may mga rilo na gold plated, hindi naman siya totoong ginto, kulay ginto lang siya, ay wala pong problema kung ganun po. At pangkalahatan, bawal ang lalaki na magsuot ng ginto. Ito po ay mahigpit na ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung isang sahaba na nagsuot ng ano, ng singsing na gawa sa ginto. Kinuha ito sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinagis niya. Sabi niya, gusto mo ba na maging singsing yan na galing sa apoy ng impyerno? So pagkatapos na may hagis ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi nung ilan sa mga sahaba, sabi, pulutin mo, sayang naman. Sabi niya, hindi ko kayang pulutin pagkatapos itong ihagis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun sila tindi sumunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya gustuhin man natin na magsuot ng ginto mga kapatid na mga kalalakihan, ay bawal po sa atin, haram. Pero okay lang magnegosyo ka, walang problema doon. Pero yung isusuot mo yan, gagawin mong dekorasyon sa katawan mo, gagawin mong singsing ang ginto na yan, ay mahigpit mong ipinagbawal ng Islam. Ginto lang naman. At inshallah, kung ang tanong ninyo ang silver o kaya ay diamond, pwede bang isuot? Ibang usapan yan. Inshallah, tatalakayin natin yan. Ihihiwalay natin ang lecture niyan. Ang mahalaga po pangkalahatan, basta ginto, white gold man yan o basta anumang uri ng ginto, kahit na basta ilang gramo lang ang ginto niya, alam mo, rilo, may ginto yung rilo na konti lang, haram pa rin yun. Kahit na hindi 100% na ginto yan, basta may halo siya na ginto, haram pa rin na isuot ng kalalakihan. Kaya iwasan po ng mga kalalakihan na magsuot po ng ginto, dahil ito po ay mahigpit na ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.